Ang Walang Kapantay na Martial God, Unang Yugto. Kabanata 1861, Dalawang Adorable Sisters. Sa Bahwang, Janj. Binuksan ng clone ni Linfang ang kanyang mga mata at naalala ang kanyang chi. Matangkad na ilaw ang kumikinang sa kanyang mga mata. Sa likod ni Linfang, isang matandang lalaki ang dumating. Mabagal na lumakad ang matanda, ngunit may espiritu ng kabayong dragon, matanda na siya ngunit puno pa rin ang sigla, may makapal na buhok. Sa pagkakita sa kanya ng ganoon, mahirap isipin na ilang buwan bago, malapit na siyang mamatay. Linfang, naging mas malakas ka muli. Sabi ni Emperor Wu Tianjin, habang naglalakad papunta kay Linfang. Ang chi at kaluluwa ni Linfang ay nagbabago, at siya ay nagiging mas malakas. Nagulat si Emperor Wu Tianjin, dahil ang chi ni Linfang ay hindi kasing lakas ng kanyang inaakala. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang impresyon niya. Tumayo si Linfang at ngumiti bilang pagbati kay Emperor Wu Tianjin. Guro, nagninangning ka sa kalusugan at nagninangning na sigla. Simula nang gumaling ka, marami ka na rin pinag-aralan. Talaga, ang Celestial Evolution Holy Scriptures ay nagtataglay ng malawak na kaalaman at malalim na pag-aaral, ang mga ito ay hindi ka panipaniwala. Ang aking pangunawa sa Nihility Sword Scriptures ay bumuti rin salamat sa Celestial Evolution Holy Scriptures. Magiging maganda ang lahat, tumanggo si Emperor Wu Tianjin. Ang Nihility Sword Scriptures ay dating isang mahalagang kayamanan ng Sword Mountain, at tanging ang mga pinuno ng Sword Mountain ang makakakuha nito. Itinaboy siya ng kanyang kapwa-alagad at tinangka siyang patayin. Ngayon, si Emperor Wu Tianjin ay mayroong Celestial Evolution Holy Scriptures at isa rin siyang dakilang emperador. Siya ay nagiging mas malakas at mas malakas. Mukhang makakabalik ka sa Sword Mountain sa lalong madaling panahon. Hula ni Linfang. Tumingin si Emperor Wu Tianjin sa malayo at mariing sinabi. Tiyak na pupunta ako sa Sword Mountain. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng ilang hakbang, paparating na si Jian Mo. Huminto siya ng 2,000 metro ang layo mula sa kanila at yumuko sa harap ni Linfang at Emperor Wu Tianjin. Young Master, may naririto para sa iyo. Sino yan? Tanong ni Linfang. Feng Ling at Feng Zuan mula sa Qifeng Mountain. Sagot ni Jian Mo, tumanggo si Linfang at sinabing. Sige, pupuntahan ko sila. Ihahanda ko ang lahat sa tabi ng lawa. Sabi ni Jian Mo, yumuko at naglakad pabalik. Tumawa si Emperor Wu Tianjin at sinabing. Si Jian Mo ay isang mabuting tao. Sa kasamaang palad, hindi siya talentado. Guro, si Janj na ngayon ang namumuno sa gitnang bahagi ng Bahwang. Bukod sa iyo at sa akin, walang nakalusot sa Huang Chi Layer. Kung magagawa mo, maaari mong tulungan ang ilan sa kanila na makapasok sa Huang Chi Layer at mabibigyan ko sila ng ilang Imperial Weapons. Sa ganoong paraan, lalago si Janj sa loob ng 110,000 taon. Sige. Si Jian Wu Bei ay medyo malakas, at dapat na siyang makalusot sa Huang Chi Layer sa lalong madaling panahon. Tutulungan ko siya. Tungkol kay Jian Wu Bei at sa iba pa, maaari silang maging mga emperador kung gumamit sila ng mga buto ng kapalaran. Maliban kung ang mga malalakas na tao mula sa labas ng mundo ay dumating dito, kasama ang iyong mga imperial na sandata at sinaunang kasulatan, si Janj ay dapat na maging maayos para sa 110,000 taon, sa katunayan. Kinokontrol nila ang kanilang kinabukasan, gayunpaman. Sabi ni Emperor Wu Tianjin. Kahit na hindi umunlad si Janj sa loob ng 110,000 taon, ano ang magagawa niya dito? Tumanggo si Linfang. Nilikha niya muli ang Tiantai sa dating teritoryo ng Siyam na dakilang Celestial Castle. Ang malalakas na cultivator mula sa labas ng mundo ay hindi na magiging napakarami sa maliit na mundo. Kung hindi makabangon si Janj, wala silang magagawa tungkol dito. Iniwan ni Linfang si Emperor Wu Tianjin at pumunta sa isang lawa. May pavilion doon na may 2 magagandang babae sa loob. Si Linfang ay nakakita ng maraming magagandang babae sa kanyang buhay, ngunit ang 2 babaeng iyon ay talagang napakaganda. Si Feng Zuan ay nakasuot ng pulang palda, siya ay may magandang figure at napaka-sexy, ang buong imahe ay nakatulong lamang sa kanyang makapangyarihang chi. Hindi na si Feng Ling ang parehong cute na maliit na batang babae, nakasuot siya ng mahaba at manipis na damit na gawa sa balahibo ng Phoenix. Mukha siyang Phoenix Queen, at ang kanyang chi ay mas malakas kaysa kay Feng Zuan. Linfang. Bati ng 2 babae sa kanila. Malapad ang ngiti nila sa kanya. Matagal-tagal na tayong hindi nagkita. Sagot ni Linfang, nakatingin sa 2 hindi kapanipaniwalang magagandang babae. Bumalik ka sa Bahwang, at hindi mo kami nakita. Hindi mo na kami gusto. Sabi ni Feng Ling, kahit na nakalusot na siya sa Huang Chi Layer, cute pa rin siya at nakapout. Marami akong gagawin. Huwag kang magalit sa akin, batang babae. Nakangiti si Linfang sa kanya. Sino ang isang maliit na babae? Galit na tanong ni Feng Ling. Tumiti si Linfang ng pilit at sinundot siya. Gustong umiwas ni Feng Ling, ngunit hindi siya makagalaw. Namula siya at tinitigan si Linfang. Haha, so ikaw ay isang maliit na babae o hindi? Hamon ni Linfang. Basta, binubuli mo ako. Sabi ni Feng Ling, sinip Linfang. Kinagat ni Linfang ang kanyang mga labi habang tinatamaan niya ang sipa, malakas siya. Sige, tama na, Ling. Sabi ni Feng Zuan, pinaikot ang kanyang mata. Ikaw ay isang emperador at ikaw ay kumikilos na parang bata. Talaga, ako ang empress ng Qifeng. Sabi ni Feng Ling, tumiti si Linfang at umamin.
Okay, isa kang empress, hindi maliit na babae. Lin Feng, kumusta ang dakilang mundo? Tanong ni Feng Zuan, hindi pinapansin si Feng Li. Tama, kumusta ang dakilang mundo, umiiral ba ang banal na lungsod? Tanong ni Feng Ling, na biglang napuno ng sabik na kuryosidad. Ang dakilang mundo. Nanatiling tahimik si Lin Feng ng ilang segundo bago sinabing. Susubukan kong ibuudit paunti. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kina Feng Ling at Feng Zuan ang ilang bagay tungkol sa dakilang mundo. Naunawaan nila na sinaba Huang at Jiuyu ang mga labasan sa dakilang mundo, na ang mga tao mula sa siyam na dakilang celestial na kastilyo ay kinokontrol ito, at gayon din na ang siyam na dakilang celestial na kastilyo ay nasa ilalim ng utos ng Qingdi Mountain. Sa dakilang mundo, maraming makapangyarihang grupo tulad ng Qingdi, sa kontinente ng siyam na ulap, mayroong ilang mga rehiyon. Sa rehiyon ng madilim na gabi, mayroong 18 pangunahing lungsod, at ang banal na lungsod ay isa sa kanila. Maraming makapangyarihang holy clans doon. Mayroon ding maraming mga henyo at universidad na may hindi ka panipaniwalang sinaunang mga kasulatan. Ang mga tao ba ay napakalakas sa Champion University? Tanong ni Feng Ling, nagninangning ang mga mata niya sa kuryosidad. Sila ay, ang mga mababang antas na emperador doon ay mas makapangyarihan kaysa sa mga taong tulad ng, sabihin natin, Emperor Dong, halimbawa. Mga henyo talaga sila. Pag-amin ni Lin Feng, namangha si Feng Ling, nakapasok na siya sa Huang Chi Layer, ngunit hindi niya namalayan kung gaano kalakas ang mga emperador na iyon. Lin Feng, alam na ngayon ng lahat sa Bahuang na napakalakas mo. Ipakita mo sa akin kung gaano kakalakas. Humadjidjak si Feng Ling, tumingin si Lin Feng sa kanya at naglabas ng cosmic energies. Ibilanggo. Sa isang iglap lang, lumitaw ang isang hola sa paligid ni Feng Ling. Inatake ni Feng Ling ang hola, ngunit hindi ito nagbunga. Tumawa si Lin Feng, iwinagayway ang kanyang kamay at nawala ang hola. Tumingin sa kanya si Feng Ling at sinabing, "Banibuli mo ako. Gusto mong subukan." Walang imak na sabi ni Lin Feng. "Sige." Ling, walang gaanong nagawa si Lin Feng. Nilikha niya muli ang Tiantay sa dakilang mundo at ang Tiantay ang namamahala sa teritoryo ng siyam na dakilang kastilyo sa kalangitan. Ang Wen Clan at ang palasyo ng Celestial Kings of Medicine ay nawala na salamat sa kanya. Hindi ka makakalaban sa kanya. Natatawang sabi ni Feng Zuan. Kumislap ang mga mata ni Feng Ling. Nais niyang matuto ng higit pa tungkol sa dakilang mundo. Ling, mataimtim na sinabi ni Feng Zuan kay Feng Ling. Kaya kung manatili sa Chi Feng mag-isa. Maaari kang pumunta sa mahusay na mundo kasama si Lin Feng. Sabi ni Feng Zuan. Siya ay pumunta kay Lin Feng dahil umaasa siyang maaalagaan ni Lin Feng ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ng lahat, hindi kayang pumunta ni Feng Ling sa dakilang mundo ng mag-isa, bata pa siya. Nagulat si Feng Ling, ngunit ngumiti siya at sinabi. Sa dakilang mundo, ayoko pumunta. Gusto kong manatili sa Chi Feng at maging dakilang empress. Sa Bahuang, maganda ang pakiramdam ko. Tiningnan sila ni Lin Feng, nakita niyang cute sila. Inalagaan nila ang isa't isa. Napakatalino mo, sayang kung mananatili ka rito. Sagot ni Feng Zuan, umiling-iling. Sayang. Medyo malakas na ako. Magkakaroon ako ng napakahabang buhay. Maaari akong maging mas malakas at pagkatapos ay maaari akong pumunta sa mahusay na mundo. Pareho lang, sabi ni Feng Ling. Pagkatapos, ngumiti siya kay Lin Feng at sinabing. Sige, Lin Feng, nakita ka namin ngayon para makaalis na kami. May regalo ka ba sa kapatid ko? Sige. Tumanggaw si Lin Feng. Napaka-cute ni Feng Ling, paano siya tatanggi? Inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan na dumiretso sa ikatlong mata ni Feng Ling. Alam niya kung ano ang gusto nitong gawin. Pinaikit niya ang kanyang magagandang mata at tinanggap ang mga alaala. Pagkaraan ng maikling panahon, binuksan ni Feng Ling ang kanyang mga mata at sinabi ni Lin Feng. Maaari mong ipadala ang mga regalo sa iyong kapatid. Maswerte ka at mabait kang tao. Natatawang sabi ni Feng Ling. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at niyakap si Lin Feng. Kasabay nito, inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ni Lin Feng at sinabi. Lin Feng, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang sikreto, sa palagay ko ay mahal ka ng kapatid ko. Pagkatapos, umatras siya, hinawakan ang kamay ni Feng Zuan at sinabi. Ate, yakapin mo rin siya at umalis na tayo. Babalik siya sa dakilang mundo, baka hindi mo na siya makikita sa buhay na ito. Lubhang nalungkot si Feng Zuan. Isa sa apat na pinakamagandang babae sa Bahuang noon, siya ay kabilang sa isang makapangyarihang imperial clan, at ngayon lahat ay nagbago. Nasaraan siya ng loob, nakatayo siya doon, nililipad ang buhok niya sa hangin. Naninigas ang kanyang mga binti. Tumiti si Lin Feng, humakbang pasulong at niyakap si Feng Zuan. Nanginginig si Feng Zuan. Ingat! Sabi ni Lin Feng. Gaya ng sinabi ni Feng Ling, baka hindi na sila magkita muli. Marami nang nakilala si Lin Feng sa buhay. Sa kanila, sino ang mananatili niyang ugnayan magpakailanman? Magkahalong damdamin sina Feng Ling at Feng Zuan nang umalis sila. Bamantong hininga si Lin Feng, nakaramdam din ng lungkot. Umupo siya sa gilid ng lawa at nawala ang sarili sa nostalgia ng ilang sandali. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1862, mga alaala ni Zhu Baguio. Pagkaalis ni Feng Zuan at Feng Ling, umalis si Lin Feng sa Janja at pumunta sa katimugang bahagi ng Bahuang. Naroon ang ilang taong mahalaga sa kanya.
Matapos makita si Na Feng Ling at Feng Zuan, nakaramdam ng nostalhak si Lin Feng. Pakiramdam niya ay kailangan niyang makita ang isang tao, isa sa dating apat na pinakamagandang babae. Su Bagyo. Maraming chismis at alamat tungkol sa Su Bagyo sa Bahwang. Nawala ang kanyang alaala, tila, siya ay inatake ng isang tao upang pilitin siyang pakasalan ang anak ni Emperor Dong. Misteryoso ang buhay niya, at gusto niyang buhayin ang celestial place ng mga alchemist. Gusto siyang makita ni Lin Feng, at pagkatapos noon, wala na siyang dapat ipag-alala pa sa maliit na mundo. Ang maliit na mundo ng Celestial Place of the Alchemists ay napuno pa rin ng fog. May isang celestial building doon, kung saan nakaupo ang isang celestial woman na nakakross ang paa. Siya ay nagpakita ng parehong kalmado at matahimik. Hindi inakala ni Lin Feng na mahahanap niya siya ng ganoon kadali. Direkta niya itong nakita nang dumating siya. Napakamanghatsi, para siyang ulirat. Bulong ni Lin Feng nang makita niya si Su Bagyo na nagmumuni-muni doon. Binuksan ni Su Bagyo ang kanyang mga mata. Nagulat siya. Sino ka? Nagulat si Lin Feng sa kanyang sinabi. Kumurap-kurap ito sa kanya, malamig ang tingin ito sa kanya. Hindi mo pa ba ako nakita? Tanong ni Lin Feng. Parang pamilyar ka, sino ka? Kilala ba natin ang isa't isa? Malamig na tanong ni Su, na nakatitig kay Lin Feng. Hindi niya maalala. Labis na nagulat si Lin Feng. Huling beses niya itong nakita, nawala na siya ng alaala at pagkatapos ay nagkita silang muli sa seremonya. Kaya dapat ay naalala niya ito, maliban na lang kung nagka-amnesyak na naman siya. Ang pangalan ko ay Lin Feng. Nagkita tayo noong disipulo ka ng Celestial Place of the Alchemists, hindi sinasadyang napadpad ako sa kwarto mo. Nag-away din kami, tapos naging magkaibigan kami. Naaalala mo ba? Mahina hong tanong ni Lin Feng. Umiling si Su Bagyo at sinabi, Lin Feng, sa tingin ko nakita-nakita noon ngunit hindi kita naaalala. Biglang itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay at nagpakawala ng atake sa kamay. Umiling-iling si Su Bagyo, bigla siyang bumangon sa himpapawid at humarap sa pamamagitan ng pag-atake ng kamay na naglalaman ng parehong purong celestial at malamig na chi. Nagsimulang mag-freeze ang hangin sa paligid niya. Nagtama ang dalawa nilang kamay. Naramdaman ni Lin Feng ang malamig na enerhiya sa paligid niya. Nagulat siya nang umiwas siya ng tingin. Ang Su Bagyo ay naging talagang malakas. Hindi siya mas mahina kaysa sa mga mababang antas na emperador sa dakilang mundo. Emph. Umiling si Su Bagyo, iwinagayway niya ang kanyang kamay at lumitaw ang mga snowflake kung saan-saan, gusto niyang palamigan si Lin Feng. Tama na yan. Sumigaw si Lin Feng ng napakalakas. Nagulat si Su Bagyo, at tinitigan ang mga mata ni Lin Feng nang maramdaman niyang may pumasok sa kanyang utak. Su Bagyo, may problema ka memorya. Kung gusto mo akong sundan, baka makakita ako ng napakalakas na cultivator na tutulong sa iyo. Kung ayaw mo, pwede na akong umalis at hinding-hindi na kita iistorbihin. Sabi ni Lin Feng. Nanginginig si Su Bagyo. Tumingin siya kay Lin Feng at natagpuan ang sarili na nanginginig. Ang mga salita ni Lin Feng ay may tiyak na epekto sa kanya. Alam niyang may problema siya sa memorya. Bukod sa Celestial Place of the Alchemists, hindi niya masyadong naalala. Nakalimutan na niya ang lahat. Hindi ito ang unang beses na may nangyaring ganito sa iyo. Noon, kapag gusto mong pakasalan ang anak ni Emperor Dong, nakalimutan mo na ang lahat, kung hindi ay halatang hindi ka payag na magpakasal kay Qian, ang anak ni Emperor Dong. Ngayon, 10 taon na tayong hindi nagkita, at nakalimutan mo na naman ang lahat. Hindi ko alam kung anong nangyari sa iyo. Dahan-dahan ang sabi ni Lin Feng, na nakatitig sa kanya. Nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit siya nagka-amnesyak, bakit niya nakalimutan ang lahat. Nagpakasal ba ako sa anak ni Emperor Dong? Tanong niya kay Lin Feng. Hindi mo ginawa. Pinigilan kita na magpakasal sa kanya, sagot ni Lin Feng. Ang pangalan ko ay Lin Feng. Ginawa kong sirain ng mga tao ang palasyo ng Celestial Kings of Medicine. Kung may gusto akong gawin laban sa iyo, kaya ko, hindi mo ako mapipigilan. Ganun ako kalakas. Sa dakilang mundo, maraming napakalakas na cultivator. Maaari kitang dalhin sa dakilang mundo at makakahanap kami ng solusyon para gumaling ka. Dapat kang magpasya kung ano ang gusto mong gawin. Tinitigan ni Su Bagyo si Lin Feng. Kahit nakalimutan na niya ang lahat, hindi siya tanga. Kung aatakehin siya ni Lin Feng, wala siyang magagawa. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Hindi nagpatuloy si Lin Feng sa pagtatanong sa kanya o pagpapaliwanag ng anuman. Nakatitig lang ito sa kanya. Pagkaraan ng maikling panahon, tumanggo si Su Bagyo at desididong sinabi. Sige, sasama ako sa iyo. Mula ngayon, kapag nakatagpo ka ng mahalagang kaibigan o kaaway, gamitin ang iyong makajos na kamalayan para alalahanin. Sa ganoong paraan, kung makakalimutan mo, masusuri mo pa rin ang iyong makajos na kamalayan upang ma-access ang mga alaala. Malalaman mo pa rin kung sino ang mga kaibigan at kaaway mo. Sabi nito sa kanya. Tumanggo siya. Dati, hindi niya alam na magkaka-amnesyak siya, kaya hindi niya ginawa iyon. Hindi niya alam na patuloy siyang nawawalan ng alaala. Ayon kay Lin Feng, patuloy niyang nakakalimutan ang lahat. Parehong kumikislap ang kanilang mga silweta nang umalis sila sa Celestial Place of the Alchemists. Tahimik na sinundan ni Su Bagyo si Lin Feng, nag-iisip tungkol sa maraming bagay. Sa impyerno, pinag-aaralan ni Lin Feng ang Blue Aptala Lotus ni Ministro Aptala na ibinigay sa kanya.
Ginamit niya ang lakas ng kanyang kaluluwa at dugo para pag-aralan ang bulaklak. Nakapagtatag na siya ng koneksyon dito. Kailangan lang niyang pag-isipan ito at magagawa niyang maging dambuhalang at bukas ang bulaklak. Sa itaas ng ulo ni Lin Feng, isang misteryosong chi ang umiikot. Lin Feng, ilang uri ng cosmic energies ang maaari mong kontrolin? Tanong ni Ministro Aptala kay Lin Feng. Ang uri ng aking katawan ay nagpapahintulot sa akin na gumamit ng higit sa isang dosenang uri ng cosmic energies. Nakangiting sagot ni Lin Feng. Nagningning ang mga mata ni Ministro Aptala. Kaya niyang kontrolin ang isang dosenang iba't ibang cosmic energies. Sa isang tiyak na antas, ang Blue Aptala Lotus ay magbibigay kay Lin Feng ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Ang paraan ng pagbabagong anyo ni Aptala ay magiging isang hindi kapanipaniwalang landas para sa kanya. Blue Aptala Lotus Way of Transformation. Ulit ni Lin Feng. Sinabi ni Ministro Aptala, sinabi ko na sa iyo, ang landas ng Blue Aptala Lotus ay makakatulong sa iyo na lumikha ng 10,000 bagay ng paglikha. Kung naiintindihan mo ito, maaari kang maging katulad ko. Sinuntok ni Ministro Aptala, lumitaw ang ilang layunin ng Aptala. Malamig ang yelo, at nagyelo ang hangin. Gayunpaman, pagkatapos noon, ang malamig na chi ay naging death chi. Namangha si Lin Feng sa nakita at naging seryoso. Walang ilang uri ng cosmic energies doon, mayroong isang cosmic energy na nagbago. Naiintindihan mo, tanong ni Ministro Aptala. Guro, sinabi mo sa akin na ang Blue Aptala Lotus ay maaaring maglaman ng lahat ng cosmic energies, kaya ginamit mo lang ito para sa isang pag-atake at ginawa niya iyon, tama ba? Tanong ni Lin Feng. Iyon lang ang layunin ng Blue Aptala Lotus. Paliwanag ni Ching Ching, ngumiti ng manipis. Ipinagpatuloy niya. Ang Blue Aptala Lotus ay naglalaman ng bawat cosmic energy sa mundo. Kapag nakamit mo ang ultimate, ang iyong cosmic energies ay tila isa lamang. Ito ay isang cosmic energy, ngunit sa parehong oras, ito ay bawat cosmic energy sa mundo. Isang uri ng cosmic energy na bawat cosmic energy. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Ching Ching, ang ibig mong sabihin ay kailangan kong pag-aralan ng isang uri ng cosmic energy at gawing level up ito, at ang iba ko pang cosmic energies ay tataas din. Kapag ginamit ko ito sa pag-atake, gaano karaming cosmic energies ang maaaring kasama nito? Talaga, sabi ni Ching Ching, tumanggo at nakangiti. Nanginag si Lin Feng sa pag-asa. Ang walang hangganang mundo ay puno ng mga mahiwagang bagay. Si Ministro Aptala sa impyerno ay may napakahiwagang kapangyarihan. Ang Blue Aptala Lotus, ang daan ng pagbabago. May alam akong 10 klase ng cosmic energies, kung gusto kong pag-aralan lahat at iangat sila sa parehong level, imposible. Kung kinokontrol ko ang Blue Aptala Lotus, kakailanganin kong pag-aralan ng isang uri ng cosmic energy para maging level up ang lahat ng cosmic energies ko. Tuwang-tuwang bulong ni Lin Feng. Hindi lang iyon ang kalamangan, isa pa ay kaya niyang gawing mas mahusay ang pagsasama-sama ng mga enerhiya. Kung mas maraming cosmic energies ang alam mo, mas kapakipakinabang ang Lotus. Tumanggo si Ministro Aptala. Naiintindihan mo naman siguro kung bakit kita nagustuhan. Sa yugto ng labanan, gumamit ka ng maraming uri ng cosmic energies. Pinili ko ang landas ng Blue Aptala Lotus dahil ito ang aking kapalaran, pero iba ka, mauunawaan mo ang layunin ng Blue Aptala Lotus. Walang halaga yan. Salamat sa iyo, Master. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Yumukaw si Lin Feng. Naantig siya at masaya na susuportahan siya ng isang helministro. Ikaw ang gumawa nito. Nakangiting sabi ni Ministro Aptala. Lin Feng, interesado ka bang sumali sa isang hukbo? Kung hindi, pwede mo akong sundan pansamantala. Kung ganoon, mas gusto kong manatili sa iyo. Sabi ni Lin Feng na masayang ngumiti. Natuwa si Ministro Aptala, at mas masaya si Lin Feng, dahil ang pananatili kay Ministro Aptala ay mas mabuti kaysa sa pagsali sa isang hukbo. Sa hinaharap, magiging mas maginhawa rin ang pagkikita ng Great Emperor Song. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1863, kompetisyon sa mga teritoryo. Sa isang lawa, si Lin Feng ay nakaupo na naka-crossleg, napapalibutan ng isang ilusyonaryong Blue Aptala Lotus, at nakaupo din sa isang tunay na Blue Aptala Lotus na ibinigay sa kanya ng Lotus Ministro na si Aptala. Mayroong iba pang mga Blue Aptala Latios sa lawa, na lumalaki dahil sa iba pang mga Latios. Naramdaman ni Lin Feng ang layunin ng Blue Aptala Lotus sa sandaling iyon. Siya ay nasa kanyang mundo ng mga espiritu, kung saan ang rosas ay isang napakalaking sinaunang puno, ang Heavenly Grace Ancient Tree. Ang paraan ng Blue Aptala Lotus ay maaaring lumikha ng 10,000 bagay ng paglikha. Ang Heavenly Grace Ancient Tree ay isang puno na naglalaman din ng lahat ng uri ng cosmic energies. Nagkaroon ng koneksyon sa pagitan ng lahat ng mga bagay na iyon. Magkatulad sila dahil pareho silang makapagsilang ng 10,000 bagay ng paglikha. Tumingon si Lin Feng at tumingin sa malayo, naramdaman ng hangin. Ito ang aking mundo. Dapat kong magawa ang anumang bagay dito, naisip ni Lin Feng. Kung ang ibang tao ay hindi maaaring gumamit ng cosmic energies sa kanyang mundo, paano makakalusot ang mga taong nakatira doon sa Huangqi Layer? Maaari siyang gumamit ng isang mahiwagang lakas para likhain at hubugin ang kanyang mundo. Kahit na ang mundo ay nag-evolve sa sarili nitong, maaari rin siyang maging tulad ng isang Diyos at gamitin ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha upang baguhin ito ayon sa gusto niya.
Pinayagan siya ng kanyang espiritu na magkaroon ng mundo, siya ang Diyos sa kanyang mundo. May kapangyarihan siyang maunawaan ang anumang uri ng cosmic energy, kaya bakit hindi maunawaan ang lahat ng ito sa kanyang mundo? Nag-iisip si Lin Feng, naiintindihan ang higit pang mga bagay. Nanatiling hindi gumagalaw sa mahabang panahon. Brother, may humarang kay Lin Feng. Nakangiti si Wu Shang sa kanya. Brother, wala na tayo sa iisang lugar diba? Tanong ni Wu Shang. Si Lin Wu Shang ay karaniwang mapaglaro ngunit sa harap ni Lin Feng, siya ay karaniwang seryoso. May mga pagdududa din siya. Kahit na ang Imperial Palace ay hindi nagbago, ang Yangzhou City ay hindi nagbago, at tila walang nagbago, mayroon pa rin siyang impresyon na pinalipat sila ni Lin Feng sa ibang lugar. Bakit ang dami mong iniisip? Tanong ni Lin Feng, tinapik ang ulo ng kanyang kapatid at nakangiti. Gusto kong lumabas at maglakbay. Sabi ni Lin Wu Shang, itinaas ang kanyang ulo. Si Lin Feng ay nagsimulang maglakbay noong siya ay 15 taong gulang. Ngayon, gusto rin ni Lin Wu Shang na maglakbay, ayaw niyang protektahan siya ng kanyang pamilya habang buhay, ayaw niyang manirahan sa isang kakon. Kapag nakapasok ka sa Huangqi Layer, hahayaan kitang pumunta sa dakilang mundo. Tumiti si Lin Feng. Kumislap ang mga mata ni Lin Wu Shang. Sige, pangako yan. Pangako yan. Sumang-ayon si Lin Feng. Umalis si Lin Wu Shang, at pumunta rin sina Xiao Ya at Liu Fei upang makita siya. Samandal sa kanya si Liu Fei. Hinaila ni Xiao Ya ang braso ni Lin Feng at sinabing, Brother, hindi ka ba mag-aalala na palayain siya at maglakbay? Ako na ang bahala sa kanya. Pangako ni Lin Feng. Hindi niya maaring hayaang mabuhay si Wu Shang sa kanyang maliit na mundo magpakailanman. Kailangan niyang hayaan siyang pumili kung ano ang gusto niyang maging. Napakaganda ngayon, kaya kung manatili sa iyo kahit kailan ko gusto. Sabi ni Lin Feng na napabuntong hininga. Hinaila niya si Xiao Ya at Liu Fei palapit sa kanya at niyakap sila ng mahigpit. Siya ay lubos na masaya. Nasaan man siya, maaari niyang bisitahin ang kanyang mga kaibigan at pamilya kung kailan niya gusto. Lin Feng, tapos ka ng mag-aral. Sinabi ni Ching Ching kay Lin Feng pagkaraan ng 3 araw. Ang apoy ng impyerno ay hindi ka panipani walang makapangyarihan, kinailangan kong baguhin ito ng buo upang ito ay magsama-sama sa sarili kong apoy. Pag-amin ni Lin Feng, ang mga mata ni Ching Ching ay kumikinang. Binuksan niya ito ng husto at tinitigan siya. Anong mali? Tanong ni Lin Feng, hindi maintindihan ang kanyang hitsura. Ganap mong binago ang apoy ng impyerno. Tanong ni Ching Ching. Nagulat si Lin Feng. Ano ang mali doon? Tumanggo lang siya pero. May problema ba? Tanong niya. Hindi. Wala. Sagot ni Ching Ching, umiling-iling. May impression si Lin Feng na may mali. Nasaan ang ministro? Tanong ni Lin Feng, lumilingon sa paligid. Hindi niya makita si Ministro Aptala kahit saan sa paligid. Dito. Sagot ni Ministro Aptala sa di kalayuan. Tumingin sa kanya si Ching Ching at nagtanong. Ama, bakit kayo pinatawag ng dakilang Emperador Song at si Ministro Kala Sutra? Isang medium level na impyerno ang lumitaw sa apoy na bundok. Binigyan kami ni Great Emperor Song ng utos ni Ministro Kala Sutra na pumunta at labanan ang pinuno. Sabi ni Ministro Aptala, mukhang nagulat si Ching Ching at nagtanong, sino ang magkocontrol sa lugar na iyon kung matatalo mo siya? Wang Xin, gusto ng Great Emperor Song na kontrolin ito ng kanyang inapo na si Wang Xin. Hiniling niya sa amin ni Ministro Kala Sutra na pumunta at labanan siya, ngunit darating din si Wang Xin at ang hukbo. Para sa kanya ang lahat. Si Wang Xin ay isang inapo ng Great Emperor Song. Naunawaan ni Ching Ching ang ibig sabihin ng kanyang ama. Habang nandoon siya, makakalap din si Wang Xin ng karanasan. Hintayin mo ako. Tatawagan ko ang mga tao. Sabi ni Ministro Aptala kina Lin Feng at Ching Ching. Pagkaalis ng ministro, tumingin si Lin Feng kay Ching Ching at nagtanong ang 10 pangunahing lungsod ng impyerno ay nakikipagkompetensya rin. Siyempre, napangiti si Ching Ching. Wala akong masyadong alam tungkol sa kasaysayan ng impyerno, ngunit maraming malalakas na cultivator dito. Ang ilan sa kanila ay may sariling maliliit na mundo, ang pinakamalakas ay maaaring baguhin ang kanilang mga mundo ng mas mahusay kaysa sa iba. Ang kanilang maliliit na mundo ay maaaring maging isang rehiyon sa impyerno. Minsan, ang ilang mga bagong rehiyon ng impyerno ay biglang lumitaw, at pagkatapos ay ang malalakas na cultivator ay nag-aaway sa kanila. Maraming mapagkukunan sa maliliit na mundo, at ang mga tao ay mapagkukunan din. Talaga, kapag naging malakas ang mga taong iyon, magagamit mo sila. Sang-ayon ni Lin Feng. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng impyerno at ng kontinente ng siyam na ulap. Sa dakilang mundo, ang mga sinaunang angkan ay nakikipagkompetensya sa lahat ng oras, at nais ng mga tao na maging mas malakas gamit ang mga mapagkukunan. Sa impyerno, kontrolado ng mga hari ng Tenyama Courts ang lahat. Pagkaraan ng maikling panahon, bumalik si Ministro Aptala, na ngayon ay nakasuot ng pilak na baluti. Maraming marka ang nakaukit dito. Sa likod ni Ministro Aptala, may isang malakas na cultivator na nakasuot ng Blue Aptala Lotus Armor. Mukha siyang marangal at maharlika. Maraming tao ang mabilis na lumitaw. Iyan ang Blue Aptala Lotus Army ng aking ama. Sabi ni Ching Ching, na nakangiti kay Lin Feng. Lin Feng, sumama ka sa amin. Tumanggo si Ministro Aptala kay Lin Feng. Tara na, pagkaraan ng maikling panahon, 2 hukbo ang sumama sa kanila.
ang hukbo ni Ministro Kala Sutra at ang hukbo ni Wang Xin. Emph! Narinig ni Lin Feng na may mahinang ungol. Tumingon siya at nakita si Qin Yao, na malamig na nakatingin sa kanya. Brother Lin Feng, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingon si Lin Feng at nakita si Wang Xin, nakangiti at tumatango na bati sa kanya. Nandito na ang lahat, tara na, kumaway si Wang Xin. Ang tatlong na tipo na hukbo ay nagsimulang kumilos ng sama-sama. Sinundan ni Lin Feng ang hukbo ng Aptala. Lahat sila ay tumalon sa isang napakalaking blue Aptala lotus at nagsimulang lumipad ng buong bilis. Tiningnan ni Lin Feng ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa wakas ay naunawaan na niya kung gaano kalawak ang Great Imperial Song City ngayon. Ito ay kasing laki ng ilang bansa. Pagkatapos nilang lumipad ng ilang sandali, nakita ni Lin Feng ang isang napakalaking bulubundukin sa unahan na hugis pagong. Iyan ang labasan ng Great Imperial Song City. Paliwanag ni Wang Xin, na nakaturo sa malayo. May butas ang parang tiyan ng pagong. Ang mga hukbo ay patungo sa butas na iyon. Nalaman ito ng mga tao mula sa Chujiang City, ngunit walang nagsabi tungkol dito. Pagkatapos, kumalat ang ilang chismis at pumunta roon ng Great Emperor Song at sinira ang bundok para gumawa ng daanan, tinatakan ito pagkatapos. Sabi ni Wang Xin, naglakad ang mga hukbo patungo sa pasukan, tumawid, at biglang, nasa ibang mundo sila. Isa itong maapoy na bulubundukin. May mga apoy kung saan-saan, parang purgatorio lang. Tere na, sabi ni Wang Xin, gumawa ng hakbang. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating ang mga hukbo sa isang masamang lugar. May mga nasunog na bangkay sa lupa at mga nasirang gusali sa lahat ng dako. Galit na galit si Wang Xin. May labanan. Tanong ni Ministro Kala Sutra. Talaga, nagutos na ako na magtayo ng lungsod dito, hindi ko akalain na ganoon kabilis ang pagtuklas ng mga tao, pinatay pa nila ang mga tao natin. Sabi ni Wang Xin. Si Lin Feng ay natulala. Ang kompetisyon sa pagitan ng 10 malalaking lungsod sa impyerno ay mahigpit at malupit. Lin Feng, ang kompetisyon sa impyerno ay mahigpit, lalo na kapag ang mga tao ay nakikipagkompetensya sa mga teritoryo. Kadalasan, maraming dugo ang nasasangkot. Bulong ni Ching Ching kay Lin Feng. Tumanggaw si Lin Feng. Nabalitaan niyang magkakaroon ng 5 makapangyarihang grupo sa lugar na ito. Tiyak na magkakaroon ng maraming pagdanak ng dugo. At maghihirap din ang mga katutubo. Hindi nila mapapanatili ang ilan sa kanilang mga tahanan. Sabi ni Ching Ching. Napagtanto ni Lin Feng na malapit nang mangyari ang isang nakamamatay na labanan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1864, iba't ibang landas. Biglang may sumulpot na mga tao, mga ilusyong lumulutang sa langit. Nagtaas ng ulo si Ministro Aptala at ang iba pa. Ministro Aptala, Ministro Kala Sutra. Tawag ng isa sa kanila, na nakangiting walang pakialam. Narito na ang mga tao mula sa Great Imperial Song City. Dapat ba nating tukuyin ang ilang mga patakaran? Dahil narito ang mga ministro, anong mga panuntunan ang iminumungkahi mo? Tanong ni Ministro Kala Sutra. Una, hindi maaaring salakayin ng mga dakilang emperador ng impyerno ang mga emperador ng impyerno. Hindi dapat issue, kumbaga, mungkahi ng isa sa kanila. Tumanggo si Ministro Kala Sutra at Ministro Aptala na sumang-ayon. Siyempre walang problema. Kahit na makapangyarihan at malupit ang mga labanan, isa rin itong magandang paraan para makapagsanay ang mga hukbo. Ang ilang mga tao ay papatayin, ang iba ay magiging mas malakas. Sa makatuwid, mayroong mga patakaran. Ang mga dakilang emperador ng impyerno ay hindi maaaring umatake sa mga emperador ng impyerno, kung hindi, walang sino man ang makikinabang sa labanan dahil ang mga taong mababa ang antas ay hindi magkakaroon ng pagkakataong magsanay. Siyempre papatayin nila ang isa't isa. Maraming tao ang mamamatay. Siyempre, walang problema, ano pa ba? Tanong ni Ministro Kala Sutra. Maaari tayong mag-set up ng iba't ibang lugar ng labanan. Mungkahi ng isa sa mga ilusyon. Naunawaan ng malalakas na cultivator ng Great Imperial Song City na ang 4 na iba pang grupo ay nagkasundo na sa mga patakaran. Nagtanong si Wang Xin. Paano sila hatiin? 3 lugar, isa para sa mababang antas ng mga emperador ng impyerno, isa para sa mga katamtamang antas ng mga emperador ng impyerno, isa para sa matataas na antas ng mga emperador ng impyerno. 5 kaming grupo, titingnan namin kung sino ang pwedeng pumalit sa lugar na ito, yung hindi pwede, diretsyong matatanggal. At pagkatapos ay maaari nating kunin ang mga dakilang emperador ng impyerno ng natitirang mga grupo at ihambing sila. Ano sa tingin mo? Una, lalaban ang mga emperador ng impyerno, at sa 5 grupo, hindi bababa sa 2 ang kailangang alisin. Paano maituturing natalunan ang isang grupo? Kapag ang kanilang mga tao ay patay na lahat, ano ang limitasyon ng oras, pati na rin? At saka, maaari ba tayong gumamit ng mga armas? Tanong ni Wang Xin. Kailangan nating silyuhan ang 5 pasukan. Hindi kami maaaring gumamit ng mga armas. 3 buwan. Ang natitirang mga tao ay ang mga nanalo. Kung ang isang grupo ay hindi sumang-ayon, ang mga labanan hanggang sa kamatayan ay magdudulot sa kanila ng isang kasunduan. Sigurado akong ang mga mahihina ay mabilis sumuko. Siyempre, may iba pa, ang mga dakilang emperador ay maaaring manood, ngunit hindi sila maaaring makisali, walang pagbubukod. At bawal ang armas, kung may lumabag sa panuntunang ito, dapat tumulong ang lahat para patayin sila.
sabi ng ika-apat na tao. Walang gustong ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa wala. Kailangang magkaroon ng mga patakaran para sa mga dakilang emperador, maaari nilang subaybayan ngunit hindi sila maaaring makisali. Nagkatinginan sina Ministro Aptala at Ministro Kalasutra at pagkatapos ay tumingin kay Wang Xin. Wang Xin, ano sa tingin mo? Tanong ni Ministro Kalasutra. Si Wang Xin ang bida. Kailangan nilang makinig sa kanya. Walang problema. Sumang-ayon si Wang Xin. Tumanggo ang iba pang limang tao at sinabi. Sige, maaari na nating simulan ang pagsasara sa lugar. Hati na ang mga lugar. Sabi ng isa sa kanila. Naglabas siya ng isang thread ng makajos na kamalayan na lumipat patungo sa ikatlong mata ni Wang Xin. Isang napakalaking mapa ang lumitaw sa utak ni Wang Xin. Iyan ang mapa ng lugar na ito. Hinati namin ito sa tatlong lugar. Nakikita mo ba ang lahat? Sabi ng taong iyon. Great Imperial Song City, maaari kang magpadala ng limang tao o higit pa sa mga labasan. Sige. Tumanggo si Wang Xin. Ang apat na iba pang mga tao ay bumangon sa himpapawid, ang limang grupo ay maglalaban-laban upang maging mga pinuno ng teritoryo. Inilabas ni Wang Xin ang kanyang makajos na kamalayan at ipinadala ang mga piraso ng impormasyon kay Ministro Aptala at Ministro Kalasutra. Aniya. Mga ministro, hatiin natin ang ating puwersa. Magsama ng ilang tao sa iba't ibang lugar. Ang lugar ng mga high-level na Hell Emperors ay nasa gitna, mas malayo ang lugar para sa mga medium-level na Hell Emperors, at ang border area na may Great Imperial Song City ay para sa mga low-level na Emperors. Ang larangan ng digmaan para sa mga medium-level na Hell Emperors ay malapit sa Chujiang City. Unang natagpuan ng mga tao mula sa Chujiang City ang lugar. Wala silang masyadong tao, pero lahat sila ay bayani. Paliwanag ni Ministro Kalasutra. Sa katunayan, hindi namin maaaring labanan ang mga tao mula sa Chujiang City. Sumang-ayon si Ministro Aptala. Ang mga tao ng Chujiang City ay nagkaroon ng kalamangan. Paano tayo susuko? Dahil pinag-isipan mo, bakit hindi mo nabanggit noon pa? Tanong ni Wang Xin. Hindi siya nakaimik at parang hindi masaya. Kami ang huling dumating. Hindi maganda yun. Nagkasundo na ang apat na tao sa rules, wala na tayong mababago sa kanila. Malamig na sabi ni Ministro Kalasutra. Nagulat si Wang Xin at mukhang hindi masaya. Tama ka, hindi namin naisip ang lahat. Gayunpaman, aling labanan ang maaari nating mapanalunan, at maaari ba tayong magdala ng mas maraming tropa? Wala na tayong oras. Nakahanda na sila. Malamang hahanapin nila ang labasan natin at tatatakan ito. Kung pipilitin nating pumasok, lalabag tayo sa mga patakaran, ngunit dahil narito sina Qin Qing at Qin Yao, dapat magkaroon ng kalamangan ang ating mga mababang antas na emperador. Sabi ni Ministro Kalasutra. Sa kasamaang palad, si Lin Fang ay naging isang medium-level na Hell Emperor, kung hindi, ang ating mga mababang antas na emperador ay nanalo. Ang mga kakayahan ni Lin Fang sa pakikipaglaban ay hindi ka panipaniwala. Gayunpaman, naging medium-level na Hell Emperor na siya. Lin Fang, hindi ka panipaniwala ang kakayahan mong itago ang iyong cultivation level, kung magpapanggap ka na ikaw ay isang mababang antas na Hell Emperor, walang makakaalam. Mungkahi ni Wang Zuo. Umiling si Lin Fang at sinabing, pupunta ako sa medium-level na battlefield ng Hell Emperor. Hatiin natin ngayon ayon sa napagkasunduan. Sabi ni Wang Xin, ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo. Pamumunuan ko ang mataas na antas ng mga emperador ng impyerno. Wang Zuo, pinamunuan mo ang mga katamtamang antas ng mga emperador ng impyerno. Sina Qin Qing at Qin Yao, pinamunuan mo ang mababang antas ng mga emperador ng impyerno. Iminungkahi ni Ministro Kalasutra, at tumanggo ang lahat. Pagkatapos ay hinati ang tatlong grupo. Dinala ni Ministro Aptala ang mga tao sa medium level na larangan ng digmaan ng mga emperador ng impyerno. Dinala ni Ministro Kalasutra ang mga tao sa larangan ng digmaan ng mga high-level na Hell Emperors. Dinala ni Wang Xin ang mga tao sa larangan ng digmaan ng mga emperador sa mababang antas. Ang maliit na mundong ito ay talagang mahusay na ginawa, mas mahusay kaysa sa Bahuang at Jiuyu. Ang mga tao sa lugar na ito ay napakalakas, at ang lugar ay napakalaki. Si Ministro Aptala ay isang dakilang emperador ng impyerno. Siya ay napakabilis, ngunit gayunpaman, tumagal siya ng isang buong araw upang dalhin ang grupo ng mga medium-level na Hell Emperors sa kanilang larangan ng digmaan. Ministro Aptala, nasa gitna na tayo ng larangan ng digmaan, ipaubaya mo na sa akin ngayon, pumunta ka at dalhin ang ilang tao sa labasan. Sabi ni Wang Zuo kay Ministro Aptala. Sige, Wang Zuo, kung hindi mo maintindihan kung gaano talaga kalakas ang kalaban, huwag kang maghiwa-hiwalay. Kung hindi mo kayang manalo sa laban na ito, pagkatapos ay sumuko at umalis. At tulungan mo akong alagaan si Lin Fang. Sabi ni Ministro Aptala. Naiintindihan ko, tumanggo si Wang Zuo. Si Lin Fang ay isang kamanghamanghang manlalaban, napakatalino niya. Susubukan kong pigilan siya sa sobrang pag-aaway. Huwag kang mag-alala, Ministro. Sige. Sabi ni Ministro Aptala, bago kinuha ang ilang tao. Tumapag si Wang Zuo at ang iba pa sa lupa. Hindi ba dapat nating tanggalin ang ating baluti? Tanong ni Lin Fang kay Wang Zuo. Tumiti si Wang Zuo at nagtanong. Bakit? Obvious naman. Hindi pa natin alam kung sino ang kalaban. Baka hindi natin sila makilala kapag nasa tabi natin sila. Sabi ni Lin Fang. Sa tabi natin.
Hindi ko hahayaang magdulot sila ng banta sa atin. Tumiti si Wang Zuo. May isang palasyo sa dikalayuan, malamig na tiningnan ito ni Wang Zuo at sinabi. Patayin ang lahat ng tao sa loob at gamitin natin ito bilang ating base. Nagulat si Lin Fang at sinabi kay Wang Zuo. Ano ang ibig sabihin nito? Ayokong magdulot ng pananakot ang kalaban sa atin. Ang mga taong iyon ay maaaring dalhin tayong lahat sa kanilang larangan ng pangitain at patayin tayo. Malamig na sabi ni Wang Zuo. Patayin sila. Opo, Ginoo. Ang mga silweta ay kumikislap palayo. Pumunta silang lahat sa palasyo at pinatay ang lahat ng nasa loob. Si Lin Fang ay namangha. Kahit na ang mundo ng paglilinang ay talagang malupit, bakit papatayin ang mga inosenteng tao? Si Wang Zuo ay talagang malupit, kaya niyang pumatay ng napakaraming tao na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Nagulat si Lin Fang sa loob. Lin Fang, sa tingin mo mali ako? Tanong ni Wang Zuo nang makita niya ang kakaibang ekspresyon ni Lin Fang. Nanatiling tahimik si Lin Fang. Sinabi ni Wang Zuo, napakatalino mo, pero medyo mabait ka at mabait. Ang mundo ng paglilinang ay malupit. Ang buhay ng mga tao mula sa maliliit na mundo ay hindi mahalaga. Hindi mahalaga ang pagpatay sa kanila. Walang saysay ang mga tao na magsanggunian ng magkasama na sumusunod sa iba't ibang paraan. Malamig na sabi ni Lin Fang pagkatapos manatiling tahimik ng ilang segundo. Pagkatapos, lumingon siya, kumurap-kurap ang silawit niya at umatras siya. Natigilan si Wang Zuo at napatitig kay Lin Fang. Ano ang ibig sabihin nito? Mananatili ako sa larangan ng digmaan, ngunit lalaban ako ng mag-isa. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Malamig na umungol si Wang Zuo at sinabi, nangako ako sa ministro na paprotektahan kita. Kung aalis ka, huwag mo akong sisihin. Kahit na mamatay ako, wala itong kinalaman sa iyo. Malamig na tugon ni Lin Fang, bago umalis. Galit na galit si Wang Zuo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1865, kamatayan. Kumislap ang silawet ni Lin Fang. Tumingin siya sa malayo, napansin niya kung gaano kalaki ang lugar. Bukod sa palasyong iyon, may mga nayon ng mga tao. Kung isa sa alang-alang ang paraan ng pagkakagawa ng palasyo, nangangahulugan ito na napakahalaga nito para sa mga tao nito. Sinira ito ni Wang Zuo, iyon ay malungkot, napakalungkot. At maraming mga lokal ang magdurusa sa digmaan. Narinig ni Lin Fang ang isang hayop na umiiyak sa pagkabalisa. Bumagsak siya sa lupa at tumingin sa isang maliit na simpleng bahay sa dikalayuan. May isang maliit na dilaw na aso, ang pinakakaraniwang uri ng hayop sa mundo. Nang makita nito si Lin Fang, natakot ito. Sino ang nandito? Tanong ng isang tao. Nakita ni Lin Fang ang isang 50 taong gulang na lalaki na lumabas sa silid. Tumiti siya kay Lin Fang at sinabi, mahilig tumahol si Little Huang kapag nakakakita siya ng mga estranghero. Paumanhin. Malayo ka dapat. Pasok ka. Sa entrance ako uupo. Sabi ni Lin Fang na nakaturo sa isang upuan sa harap ng entrance door at ngumiti. Umupo siya at sinabi, Tito, may isang palasyo hindi kalayuan dito. Ano ang palasyong iyon? Hindi malayo. Daan-daang kilometro ang layo nito. Sabi ng lalaking lumabas muli sa maliit na bahay na may dalang isa pang upuan na inilagay niya sa tabi ni Lin Fang. Galing kami sa kanayunan, medyo mahina kami, hindi tulad ng mga tagalungsod. Ang mga taong tulad ko ay nabubuhay ng 100 taon. Karamihan sa atin ay mga cultivator ng Helling Chi Layer, karamihan sa atin ay hindi kailanman makakalusot sa Hellzuan Chi Layer. Mukha ka pa rin malusog at malakas. Pinupuri siya ni Lin Fang. Ang Helling Chi Layer at Hellzuan Chi Layer ay siyempre ang Ling Chi Layer at ang Zuan Chi Layer. Medyo mahina ang lalaking iyon, lalo na para sa isang medyo may edad na lalaki. Kung walang mga mapagkukunan mula sa labas ng mundo, imposible para sa kanila na makalusot. Bata ka, sinusubukan mo akong pasayahin, ang ganda. Hindi ako takot sa kamatayan. Sana lang ay magkaroon ng magandang buhay ang anak ko, lalo na ngayong sumapi na siya sa Sect of Darkness. Ay oo nga pala, ang palasyong binanggit mo ay ang Sect of Darkness. Napakalakas nila, mayroon silang mga cultivator ng layer ng Hellzunchi. Sila ay kasing lakas ng mga tao sa malalaking lungsod. 20 pa lang ang anak ko. Isa na siyang cultivator ng Hellzuanchi Layer, sa lalong madaling panahon, makakalusot siya sa Hellzuanchi Layer. Tumiti ang lalaki. Patuloy na gumagalaw ang mga kulubat niya habang nakangiti. Tubhang nalungkot si Lin Fang nang marinig niya ang lalaki. Dapat ay malakas ka, binata. Dapat kasing lakas ka ng anak ko, masayang sabi ng lalaki. Si Lin Fang ay mukhang seryoso at solemne at nagtanong siya. Tito, mayroon ka bang ibang mga anak? May anak din ako, nasa likod mo siya. Sabi ng lalaki habang hinahaplos ang kanyang aso. Pagkatapos, lumingon ang maliit na aso at tumakbo patungo sa 18 taong gulang na batang babae sa likod ni Lin Fang. Naka-braids ang buhok niya at mukhang dalisay at inosente. May maningning na ngiti sa kanyang mukha. Napakaganda ng iyong anak, sabi ni Lin Fang sa lalaki. Namula siya. Haha, hindi siya kasing talino ng kapatid niya, pero naghahanap ako ng gustong pakasalan siya. Sabi ng lalaki na nakangiti sa kalmado, payapa, at simpleng paraan. Siguro hindi pa nagigising ang kanyang talento. Tumiti si Lin Fang. Napatingin siya sa maliit na lane sa tabi ng bahay. Naglalakad ang mga tao sa mga cobbled lane ng nayon.
Minsan dumadaan ang mga tao sa tabi nila at tinanong ang lalaki. Anak mo ba yan? Hindi, dumadaan siya. Ang anak ko ay nasa Sect of Darkness. Sabi ng nakangiting lalaki. Pagkasabi niya nun, hinangaan siya ng mga tao. Para sa kanila, ang Sect of Darkness ay isang hindi kapani-paniwalang lugar. Nagtagal si Lin Fang sa nayon at isang araw, napansin ng lalaki na isang magandang babae ang lumitaw sa tabi ni Lin Fang. Siya ay hindi kapani-paniwalang maganda. Tumiti siya kay Lin Fang at sinabi, ikaw ay dapat ang young master ng ilang prestihiyosong angkan. Nakaramdam ng labis na kalungkutan si Lin Fang, ilang araw na silang walang narinig mula sa palasyo. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang gagawin. Ang araw sa gabi ay sumisikat sa nayon. Samandal si Liu Fei kay Lin Fang at ngumiti. Kung maaari tayong manatili sa ganitong paraan magpakailanman, ito ay napakabuti. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at hinaplose ang kanyang mukha. Pagkamatay ni Liu Kanglan, tumigil na siya sa pag-aalaga sa pagilinang. Pinangarap niya ang isang tahimik at ordinaryong buhay. Fei Fei, gaano mo nakatagal kakilala si Lin Fang? Tanong ng isang batang babae na nakapusot. Siya ay napaka-cute at napansin na sina Lin Fang at Liu Fei ay talagang magkasintahan. Maraming taon. Sabi ni Liu Fei sa kanya. Ilang taon? Higit sa 15 taon, sa palagay ko. Fei Fei, nagsisinungaling ka. Hindi mo nakilala si Lin Fang noong sanggol ka pa. Sabi ng dalaga na kumikislap ang mga mata. Mukhang nasa early 20s si Liu Fei, napakaganda niya. Paano mo malalaman na mas matanda si Fei Fei sa iyo? Tanong ng lalaking lumabas sa isang bahay at nakangiti. Hinaplos niya ang ulo ng dalaga at kinurot ang pisngi nito. Sa pagkakataong iyon, lumingon ang lalaki at tumingin sa ilang tao sa kalsada, may paparating na ordinaryong binata. Kumunat ang noo ng lalaki pero walang sinabi. May masamang premonition siya. Matapos lumitaw si Lin Fang, parami ng parami ang mga estranghero na lumitaw sa nayon. Kilala ba nila si Lin Fang? Gayunpaman, wala siyang pagdududa tungkol kay Lin Fang, palaging madaling ngumiti si Lin Fang, at mukhang tapat at taos-puso. Tumingin si Lin Fang sa dalawang taong iyon. Mukha silang ordinaryo, ngunit ang kanilang antas ng paglilinang ay hindi kapani-paniwala. Mga katamtamang antas ng mga emperador. Dumating na ang mga tao mula sa ibang grupo. Iniisip ko kung saan sila galing. Pagtataka ni Lin Fang, napagtanto niya na parami ng parami ang mga tao sa nayon. Maaring sila ay mula sa Great Imperial Song City, o hindi. Tito, puno na po ang hotel doon. Magalang na sabi ng dalawang binata sa lalaki. Kung kailangan mo ng espasyo, mayroon akong dalawang maliit na silid dito. Alok ng lalaki. Malaki. Dito tayo mag-istay ng ilang gabi, kung gayon. Sabi ng dalawang tao, at pagkatapos ay pinapasok sila ng lalaki sa loob. Tumingin sa kanila ang batang babae at pagkatapos ay bumalik kina Lin Fang at Liu Fei, at ngumiti. Dumadaan ba sila tulad mo? Pero mas gusto pa rin kita. Batang babae. Tinapik ni Lin Fang ang ulo ng babae at sinabi. Kailangan mong maging magalang sa mga bisita. Hindi alam ng batang babae, ngunit alam ni Lin Fang kung gaano kalakas ang mga taong iyon. Kung hindi nila sinaktan ng mga ito, walang mangyayari sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga target ay mga tao mula sa Great Imperial Song City. Gaya ng inaasahan, mas kalmado ang dalawang sumunod na araw. At hindi masama ang pamumuhay kasama ang lalaki, nakakatawa siya, mahilig silang mag-chat at tumawa. Nagluto rin ng sopas ang kanyang anak na babae para sa kanila. Kinuha ni Lin Fang ang kanyang mangkok, lumitaw ang sopa sa hangin, at ininom ito ni Lin Fang sa isang paghigop. At saka siya tumawa. Sabi niya, Fei Fei. Tinitigan ni Liu Fei si Lin Fang gamit ang kanyang magagandang mata, mukhang nagulat siya. Kinuha ni Lin Fang ang kanyang mangkok ng sopas at sinabi, gusto kong uminom ng mas maraming sopas. Inumin mo, tumiti si Liu Fei. Kinuha ni Lin Fang ang kanyang mangkok at inubos ang sopas. Ang batang babae ay tumingin kay Lin Fang sa isang cute na paraan. Lumabas ng bahay ang kanyang tiyuhin at biglang sumigaw. Huwag kang uminom. Gusto mong mamatay. Sabi ng isang tao, bro ng Isley. Biglang lumingon ang dalaga, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nagulat si Lin Fang at namutla ang kanyang mukha. Nakita niya ang isang dambuhalang kamay na gumalaw patungo sa lalaking naglalaman ng Death Chi. Buhay. Sigaw ni Lin Fang ng napakalakas, nagpakawala ng lakas ng buhay na nagsimulang damaloy sa buong katawan ng matanda habang siya ay nahulog. Nakabawi siya ng konti. Ama. Nagsimulang umiyak ang dalaga. Pagkatapos, isang dambuhalang mapangwasak na kamay ang bumaba patungo sa dalaga. Hindi siya makatakas. Huwag. Galit na sigaw ni Lin Fang. Gusto niyang hadlangan ang pag-atake, ngunit wala siyang oras, naglabas na lang siya ng lakas ng buhay para tulungan ang kanyang ama. Bumagsak ang kamay sa katawan ng dalaga at ang katawan nito ay sumabog sa milyon-milyong piraso. Napakadaling kunin ang isang buhay. Nakita ni Lin Fang ang maraming mga kamay na may mga death energies. Ang mga tao ay nagsimulang mamatay ng sunod-sunod bago siya. Bihirang malungkot si Lin Fang kapag nakita niyang namamatay ang mga tao. Isang misteryosong chi ang bumangon sa hangin at pinalibutan si Liu Fei, at siya ay nawala. Pumunta si Lin Fang sa tabi ng nakatatandang lalaki at naglabas ng mas maraming enerhiya sa buhay upang pagalingin siya. Napuno ng sakit ang puso niya. Marahas na nanginginig ang lalaki.
Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Lin Fang. Sinubukan niyang ngumiti pero may luha sa mga mata niya. Hindi sila maaaring mamatay sa ganoong uri ng lason. Sabi ng lalaki kay Lin Fang. Lin Fang, hindi ko dapat binigay iyon sa iyo, sabihin mo sa akin, hindi mo naman sila tinulungan na patayin ang anak ko, di ba? Hindi ko ginawa. Sabi ni Lin Fang na umiling-iling, nakaramdam siya ng pagkawasak. Tumiti ang lalaki habang umiiyak at sinabing, sa tingin ko ay mabuting bata ka, matutulungan mo ba akong ipaghiganti ang pagkamatay ng anak ko? Nanatiling tahimik si Lin Fang. Nakangiti at umiiyak pa rin ang lalaki. Mamamatay na sana siya, ngunit nanatiling bukas ang kanyang mga mata.